Alam ko na tuwing kinsenas at katapusan, marami ang excited dahil sahuran. Pero madami din yung naiinis kasi darating na naman si Judith, si Judy. Ngayon, isa ka din ba sa katulad ko na nagtatago ng pagkadami-daming resibo? Halika, manood ka at makinig sa aking kwento. Good day guys! Alam nyo, kanina nag-ayos ako ng aking table. And then nakita ko ang dami-daming resibo na nakatago pala dito. Merong resibo sa kuryente, sa tubig, sa cable, sa postpaid, sa mga grocery. And then hindi ko na nga alam kung saan ko pinaggagastos o pinagbabayaran yung ibang resibo pa na nakita ko. At yung karamihan pa doon sa mga resibong nakita ko, ang tatagal na. Way back 2015, 2014. And guys, alam naman natin na monthly, meron talaga yung mga regular na resibo na nagpapakita sa atin. Ito yung mga kailangan nating bayaran buwan-buwan. At ito yung mga pinaka-importanteng bagay. Pero meron din naman yung mga resibo na paminsan-minsan kailangan nating bayaran, kailangan nating bilhin yung mga bagay. And you know what guys? What I realized in that experience is that yung mga resibo, para din silang yung mga tao sa buhay natin. O diba may mga regular na tao sa buhay natin katulad ng ating pamilya, ng ating mga kamag-anak, ng ating mga kaibigan, yung mga taong malalapit sa atin. Meron din naman yung mga tao na paminsan-minsan pasulput-sulput sa buhay natin katulad din ng mga resibo. And alam niyo may mga pagkakataon na natetake for granted natin yung mga importanteng resibo sa buhay natin. O diba minsan mas ginagastos o mas inuuna pa nating bayaran yung mga hindi naman importante kaysa sa mga electric bill, sa water bill, yung mga essential sa buhay natin. Ganun din sa mga tao. Yung mga importanteng tao sa buhay natin dahil sa sobrang regularity na nandyan sila, nakakalimutan natin yung kanilang totoong value. Minsan mas pinapahalagaan pa natin yung ibang tao, yung mga pasulput-sulput lang sa buhay natin kaysa yung mga taong talagang nandyan palagi at yung regular na nandito para sa atin. And this may sound cliche, pero alam ninyo, na-realize ko na talagang dapat nating pahalagaan yung mga tao na dapat nating pahalagaan. Yung mga taong malalapit sa atin, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak, yung mga taong totoong nagmamahal sa atin. Kasi hindi natin maibabalik yung mga panahon, yung mga oras na lumilipas. Ang hirap naman na darating yung pagkakataon na kung kailan huli na saka natin ma-realize yung totoong value nila. Katulad na lamang sa kuryente, kung kailan tayo naputulan, saka natin ma-realize na dapat mas inuna ko bayaran yung kuryente. So, in as much as we still have plenty of time left, then we learn to value those people who really deserve to be valued by us. And pahalagahan natin sila. Bigyan natin sila ng oras, bigyan natin sila ng priority. Kasi hindi natin maibabalik yung mga nasayang at nawalang oras. So until next time guys, see you again sa mga susunod pa na kwento. Bye-bye and God bless.